pag-inistart yung makina, mayroon kang maririnig na kakaibang ingay na kumakalansing. Ngayon, tinanggal na yung air intake pipe na papunta sa turbo. So hindi pa baklas yung turbo, gagamitan ng camera. Ayan, makikita yung sira ng impeller, kumakalog, pero hindi nagtagal, isang araw lamang. Sa ibabaw ng turbo, mayroong dalawang tubo. Yung tubo na yan, yan ang feed line ng langis para mag-lubricate sa turbo. At yung namang isa, yan ay ang water cooled na nagpapalamig din sa turbo. At para maging reliable ang cooling system. Kaya meron niyang cooling system na yan para may proper lubrication. Ngayon, kaya ako nilagyan ng plastic. I-start natin yung makina para malaman natin kung merong supply ng langis na umaakyat papuntang turbo system. So, ang naging problema, walang umaakyat na langis papuntang turbo system. So ngayon, umpisahan ng baklasin yung turbo para malaman natin kung ano ang naging dahilan at bakit hindi tumagal ito ng mga ilang araw. Bakit isang araw lamang ang tinagal, kapapalit lamang ng turbo. So, bigyan nyo ako ng oras para mabaklas at makita kung anong problema. Alam na natin, walang lubrication. Bakit? So alamin natin, nagpalit din ng pipe. Sasabihin ko kung ano yung pinalitan ng pipe para malaman natin ang problema. So, ayan na. Nabaklas na yung turbo. Ihiwalay nang natin sa housing para makita kung anong problema at kakalasin natin yung pipe. Okay, ayun, nahiwalay na. Ngayon, tanggal na yung pipe, yung feed line. Nasa camera, makikita nyo may lumalabas na langis. May pressure, ibig sabihin. Ayan, oh, kita nyo yung impeller, oh, kumakalog-kalog. Yan yung kumakalansing habang umaandar. Yung oil feed line into the turbo ay connected sa engine block para makapag-lubricate sa shaft at papunta pabalik sa may crankcase. Nagpalit ng return pipe pero ang feed oil line ay hindi sila nagpalit. Ayan, inulit kong ipakita sa inyo, malakas naman ang pressure. Ngayon, itong sa ipapakita ko sa inyo, gagamit ako ng smoke machine. Okay? Maraming option. Binutasan ko yung guantes na plastic para doon ko idaan yung smoke machine para makita kung lalabas sa kabilang dulo ng oil line. So, lagyan ko ng tape para masigurado, walang singaw. Ngayon, habang nilalagyan ko ng smoke, umaandar yung smoke machine, lumolobo lang siya, pero walang lumalabas na usok. So, ibig sabihin, barado yung tubo. Oh, meron man siguro barado, wala makitang usok. So, meron pang isang option kung wala kayong smoke machine. Gagamitan natin ng ibang paraan. Okay, sa ganitong problema, halimbawa, sira na yung turbo. So, bago kayo magpalit, i-check nyo lahat yung lubrication para sigurado yung tubo na oil pipe ay hindi barado.
Dahil kung walang lubrication, hindi nga tatagal yung turbo. So, sa ganyang kaso, mayroong problema sa lubrication. O kaya, mayroong bara somewhere. So, kung mayroong restriction, maapektuhan ang turbo system. Kasi, walang dumadaloy na langis sa mismong turbo. Ngayon, kapag alam mo walang dumadaloy na langis sa mismong turbo, ay palagi kang mag-check visual inspection sa turbo system sa labas at sa loob ng turbo. Ngayon, i-check natin yung turbo. Gagamit tayo ng compressed air. Yan, nakalubog pero wala pang tubig. Pero habang pinepressure ko yan, walang hangin na lumalabas. So, gagamitan natin ng ibang paraan naman. Kukuha ako ng tubig, ilulubog ko yung tubo. At saka ako hahanginan para malaman natin kung may pressure na lumalabas. So, ayan, hinahanginan pero wala pa rin bumubula. Dapat siyang bumula yan eh. Pero wala talaga. Walang makita. Walang lumalabas na pressure ng hangin. So, ang gagawin ko, puputuloy ko yung pipe para malaman ko kung bakit walang pressure na lumalabas at barado. Alamin natin. Kaya ako pinutol kasi nagtataka ako bakit walang lumalabas na hangin. So, ano yung nakita ko sa loob ng tubo? Ayan, makita nyo naman, di ba? Namuong langis. Ibig sabihin nun, congeal o curdle. Curdle is sludge engine oil. Namuo. Walang pinag-iba yan sa tao. Yung blood clot, kung tawagin. Ganyan ang nangyayari sa atin kapag matakaw sa baboy. Oh, di ba? So ugaliin gumamit ng tamang engine oil specification.